Good news for motorists heading for the NLEX and SLEX. As of today, traffic remains light on both sides of the North Luzon Expressway. Officials had set up express toll lanes to prepare for the surge of cars this Holy Week. At the SLEX, you can expect some traffic because of ongoing road work in some parts. Still, traffic eases up farther along the highway. For road assistance and questions on toll fees and traffic, motorists may call the SLEX hotline at 0908-880-7539 and the NLEX hotline at 35000. Road works are ongoing in several parts of the metro as the Department of Public Works and Highways take advantage of the summer break to conduct repairs and maintenance. Still, the DPWH says it expects these projects to end by the time classes resume in June. Several projects of the Department of Public Works and Highways, or DPWH, have been drawing flak in the recent days. The roadworks are causing bottlenecks and bumper-to-bumper traffic in many areas in Metro Manila. Visit kaya, sabi sa akin ganun. Totoo po yun, ma'am. Medyo binatapas eh. Babalikan niya raw ako. Patatanggal niya raw sa trabaho. The DPWH explains it is taking advantage of the school break and the dry weather to complete repair and maintenance work on major roads. Really take advantage. Otherwise, pupunahin naman ko eh. Pagtag-ulan, nagpapatrabaho. DPWH says many of its projects are almost complete, like this portion of the Marcos Highway, which is now 98% finished. The newly opened flyover connecting Tandangsora and NLEX is also helping ease traffic. Easily, this could save you 30 minutes if this is fully open. And while there are critics, many also support the DPWH projects. Nagpapasalamat tayo kay Secretary Singson. Maging yung ginagawang San Andres Bridge, katapos na kahapon. Mabilis na makarating. So, yung daan dati, medyo lubak-lubak po. Kaya po, yun po yung nagkakause ng mga aksidente dati. Ngayon po, okay na po siya. DPWH admits there's still much work to be done. And the agency hopes to complete most of its projects by June. The DPWH has reactivated its Lakbay Alalay program for the Holy Week to ensure smooth travel until work resumes. On April 10th, the agency is working jointly with the Land Transportation Office, or the LTO, the National Police and local government officials in providing assistance to motorists on national roads. Here to tell us more about their measures to ensure road safety, Assistant Secretary Freddie Tolentino of the DPWH for Luzon. Asec, good morning. Good morning, Pinky. Good to meet you, sir. Good to meet you also. Okay, so are you guys gonna go on break? No, we are now in 24 hours. So parang pulis. Parang pulis kami ngayon eh. Okay, you are, of course, we have this. Siguro, sir, kayo na po mag-paliwanag. Lakbay Alalay, sir. Yung Lakbay Alalay, every year ho, ginagawa ng DPWH to. At ito po ay inilalagay namin sa lahat ng strategic point ng national road ho natin. We have around 181 section na inilagay ho namin ito around throughout the Philippines. Specifically dun ho sa maraming turista na pupunta, for example, going to Baguio, yung Manila North Road ho natin yan, meron po tayong mga station dyan na makakatulong sa ating mga motorist. Yung going to South naman po, going to Bicol, meron din po tayo rito. I see. Especially po yung mga meron po tayong mga repair na ginagawa, naglagay din po kami ng mga assistance dito sa area po na to. With Lakbay Alalay, what can the motorists expect? Meron po kami, bawat isang section po nito, meron po 8 tao po ito. Nandyan po yung mekaniko. At kung meron din po kaming mga pwedeng ihilahin yung kanilang mga vehicles. At kung iiwanan po yung mga vehicles nila, dadalhin po namin doon sa compound ng DPWH. I see. So there would be strategic locations doon sa 181 kung saan po pwedeng madala yung kotseng nasira. Opo. Karaniwan po ito, ilalagay po namin doon sa compound ng DPWH. I see. So far, do you have numbers on the motorists you've assisted? Nag-start po kasi ito nung itong March 31. Opo. Previous year po, meron po kaming post report na ginagawa. Pero ngayon po, at this point in time, wala po kami. Masyado maaga. Maaga pa ho. But in essence, sir, mga ilan ho natutulungan nyo sa isang taon? For example, last year? For example, last year ho, meron ho siguro mga around 100 ho natutulungan namin dun sa mga troubleshooting na
ginagawa sa kanilang mga sasakyan. Okay, this is in coordination with the LTO, the PNP, opo, and local government lahat units. Po ito ay coordinated sa local government, sa PNP. Lahat po nung aming section yan, may telepon po kami, listahan ng tao na nakaman dun sa section na yon, para kung sakaling may trouble dun sa section na yun, tatawagan lang po namin yung taong naka-assign dun. For example, what do you mean by trouble? Let's say, nagkaroon ng traffic, nagkaroon ng aksidente. Ah. Meron po kaming mabilis na makakatulong dun sa ma-aksidente po. So, I guess that's really good, sir, kasi mabilis yung tulong na makakarating doon. Opo. Sa magkakaroon ng problema. But normally, what are the problems encountered by the motorists? Siguro, sirang kotse ba? Karaniwan po yung nagkakaroon na sira, nag-overheat. Uh-huh. And yun lang po, matulungan po namin sila doon. Okay, so 181 on strategic locations all over, that's all over the Philippines. That's the DPWH's Lakbay Alalay together with the PNP, local government units, and the LTO. Bakit kasama pala LTO, sir? Kung ilan po, baka manguhuli po sila, pati PNP. Kasi kumisan po, kami po mga DPWH, wala kaming police power. Right. Mm-mm. Kaya inire-repair po namin sa kanila. I see. Okay. So tama nga naman, ano, I mean, kompleto na kayo doon sa grupo. That's good, sir. That will run until April 10. April 10, yes. Opo. Let's move on to another subject. Asec, road repairs so far, can you give us, can you identify certain roads that are still gonna be some cause of problem for the motorists this coming holiday week? Kamukha po ng going to Baguio. Ito pong Tarlac section, pero nag-advise po kami ngayon sa aming mga regional director na temporary stop muna to mga repair namin at magkaroon na lang muna ng assistance at i-clear lahat ang roadway. Dito sa Tarlac, meron din po sa Pangasinan yung Bilanonan section. Sa Pangasinan, meron po tayong ginagawa dyan, pero ganun din po at nakaalalay po yung ating motorist assistance doon. Going south naman, meron tayong konting problema rito sa pagbilaw na around 20 to 30 minutes, madidelay tayo ng konti dyan. Nagtayo rin din tayo ng motorist assistance sa section po na yan. Mm-mm. So, I guess it's safe to say na kung saan po may mga repair, definitely may assistance. Meron po tayong assistance doon sa malapit po sa area na yan. But, Asec, what you're saying is road repairs are halted temporarily because of the Holy po. Week. Ngayon lang pong Holy Week na to. Opo. Tapos pagdating po ng Monday or Tuesday, Monday start na naman po kami. Balik na, oo. Opo. Kasi, pero, I guess what's important also, Asec, is that even that your secretary, Singson, Secretary Singson, has already said, let's take advantage of the summer. It's the best time to really do repairs. In Metro Manila, what are the repairs that are in the offing? Kamukha po nitong Osmeña Highway po natin, meron po tayong tulay na ginagawa rito. Ini-expect po namin by next week, baka may open na rin po namin to. And dito po sa Rojas Boulevard, kung makikita po ninyo, nag-o-overlay din po tayo yan. And Ramon Magsaysay, mapakarami po nitong ginagawa natin dahil gusto po namin matapos ito bago magsimula ang pasukan. Pero overlay, sir? Mag-o-overlay po tayo doon. Opo. Ang ginagawa po ngayon namin ng pag-re-repair, hindi po overlay lang po. Nag-rotomil po kami ngayon. Ano po yun? What is yung dating asfalto po, ating kinakayod po yon using special equipment, rotomil. And then afterward po, ilay-lay po natin yung bagong asfalto. How many inches is that, sir? Minimum po ng 2 inches. Yung asfalto? Opo. Okay. What about EDSA, sir? Are there ang any... EDSA po, nag-reblocking po tayo yan. Pero ngayon po, hindi po tayo gumagawa ngayong Holy Week. Pero after Holy Week, mag-i-start na naman po tayo. Pero come to think of it, no, sir? I mean, expected traffic is really gonna be Monday, Tuesday, Wednesday. Probably tomorrow. Kasi pagdating ng Thursday, halos nakaalis na lahat eh. It probably be actually a good time to continue the repair. Igagawin po natin ito. Dahil lang ETSA naman po, binibigyan po kami ng MMDA dito na magtrabaho ng Friday up to Sunday lang. Mm-mm-mm. Kaya yun po ang nagiging ruta namin doon. And that's exactly what happens, sir. Sometimes people get a little bit surprised because bigla na lang nagkakaroon ng traffic and it's a weekend. It's also because you guys are really working on the weekends. Kung hindi po, I mean, hindi kayo nag-weekday kasi weekend normally less po ang binibigay sa amin ng AMDA. Opo. Okay, what else is in the offing? Any major repairs that we should know of? Ang target 2 ng DPWH by 2016, all national road
will be paved. By 2014 po, ay lahat po ng arterial road, ito pong major road natin, ay talagang maayos na po. Ganun po yung target setting na ibinigay ni Secretary Sigson. At para meron po kaming talagang inahabol na target. You know, Asec, this was months ago, maybe 6 months ago, I was able to talk to Secretary Sigson, and he had a master plan of repairs. Hindi lang yung talagang kakayurin yung roads at lalagyan ng asfalto, because, you know, that's a problem that will keep recurring. Pero parang he had a model that he wanted to actually pursue na by 2016, hindi na magiging ganun kasira yung ating mga kalsada. Meron po kami yung construction methodology po namin ngayon, ay talagang hinuhukay po namin yung talagang sira at before natin i-asphalt overlay. Mm-hmm. Kaya ho, ngayon, kung talagang ang pag-overlay ho namin, kailangan 4 inches po yung aming gagawin. Okay. What about yung sinasabi ng, well, you know, plans and proposals, for example, by the MMDA for the Sky Bridge, I think the DPWH. I mean, there are a lot of proposals to ease traffic on EDSA. What is the latest on that with the DPWH? Meron po kaming pinag-aaralang ibang mga section. Yung po ang connection ng C3, talagang i-connect po namin ito from Araneta going to Makati. Isa po yun doon sa aming pinag-aaralan. At meron din po kaming yung C6, nasa pipeline na rin po yan. Pero wala pang C6, di ba? Wala pa. Okay. Pero meron po kaming good news po. Yung inopen namin kahapon na bridge, yun sa Commonwealth, inopen lang po kahapon. If you're going to Norte, coming from UP, dadaan na po kayo doon sa bridge sa Miss Tandasora. Meron na doon? Meron na po ngayon. In-open lang nung kahapon. I see. How wide is that bridge, sir? That is a 4-lane bridge. Pareho, both ways? Both ways, oh. So, two and two? Two and two. I see. Then, meron din po tayong natapos kahapon na in-inspection din ni Secretary Sigson. Ito pong going to Marcos Highway, yung dito sa may Marikina, going to Antipolo, natapos din po kahapon ito. Well, all right. Asec, again, we thank you, of course, for the work of your men, not, of course, taking any day off because of the Holy Week, katulad po ng mga miyembro ng kapulisan natin. They are on full alert. So, while most of us are having a vacation, some of you guys will really have to keep on working. So, any other message for motorists with regards to the Holy Week and Lakbay Alalay? Sa lahat ng motoriso, sumunod lang po tayo doon sa ating mga traffic rules and regulation. Pag pinahinto tayo doon sa repair, himinto lang po tayo at baka nasa ganun hindi magkaroon ng traffic. Kasi meron po mga motorists na naka-stop na, sasalubungin yung one way. Opo. Yes, I experienced that, sir. What you're talking about is yung may road repair sa isang side. So meron kang dalawang lalaki na nagmaman ng traffic. Ito muna. At some point, pagdaan dito naman kabila. Eh, meron yung motorist. Nagmamadali yung iba eh. Nagsasalubo ngayon doon yes, sa gitna. Yes, sir. And that's gonna cause more of a problem for them. What about, on a last note, sir, Asec, what about signages? Are you putting up more signs along the roads? Ito ho yung isang order ni Secretary Sigson. Lahat ng mga alternate route din na kung matrapik ho rito, magkaroon tayo ng mga alternate route na pupuntahan. Nilagyan po namin ito ng signages. At lahat po naman ng mga repair works namin, nilalagyan din po namin ng signages para ma-avoid yung accident. Okay. All right, Assistant Secretary Freddie Tolentino of the DPWH Luzon. Sir, thank you so much for coming over. And if there's anything new, sir, do let us know. Thank you, Pinky. Thank you so much. When we return, Ron takes up how new entrepreneurs can easily register their business. This is Mornings at ANC.